Alright, so isang magandang araw ulit sa inyong lahat, ano? And we're now finally here, no, on the third part of Unit 2. Okay, so medyo mabagal-bagal ang ating progress and I apologize for that. Anyway, so after this series of Unit 2 presentations, bibilisan na natin, ano, kasi we're now entering the last month of the semester. So imagine, no, napakabilis ng mga pangyayari. And definitely, no, papunta na rin tayo, no, sa dulo ng SEM wherein kailangan na kayong mag-gradean at mabigyan na kayo ng corresponding na reward, no, or marka sa inyong naging efforts, no, for the past semester. Alright, so going back, ano, so for this lecture, we will talk about media and history. So pag-uusapan natin ng mga interesting, ano, na aspeto ng kasaysayan kung saan gagamitin natin ang mga visual materials, okay, upang pag-usapan ang nasabing paksa, no? So dito, ano, tatargetin natin malaman kung may posibilidad ba, no, na makatulong sa atin ang mga bagay na ating nakikita upang maunawaan natin ang mga pangyayari na hindi talaga natin na nasaksihan pa. So, ilang paalala lang muli, ano, i-upload ko itong presentation na to sa Google Classroom and kagaya ng mga naunang presentation, I hope na hindi nyo ito basta-basta ipinamamahagi sa iba, lalo na nang walang permiso mula sa akin, no? At the same time, yung YouTube links, no, na ibibigay ko sa inyo nang sa gayon ay ma-access nyo itong lecture na to, okay, nawa ay hindi nyo rin din basta-basta ipamimigay. Okay? Do it all with consent. Okay, so simulan natin, ano? Ngayon, para sa araw na to, pag-uusapan natin itong dalawang paksa, no? Una, ang visual sources. Okay, so alamin natin dito kung paano natin gagamitin ng mga material kagaya ng painting, ng cartoons, no? At ng iba pang artworks bilang source ng kasaysayan. Gayun din, okay? I-appreciate natin yung mga specific na gawa ng ilan sa ating mga sikat na Filipino master painters, 'di ba? Kagaya ni Juan Luna at ni Amor Solo. Then sa pangalawang topic naman, ano, napakaikli lamang nito dahil this is a documentary, no? At maglalaan lang ako ng ilan sa aking mga napansin sa documentary nito. Ngunit syempre mas mahalaga na mapanood niyo yung documentary at available naman ito sa YouTube. Okay? So ito ay tungkol sa Readers of Sulu, no? Tumutukoy ito sa isang masalimuot na kasaysayan ng walang katapusang karahasan sa pagitan ng mga Kastila at ng mga Muslim, no, sa Sulu na bahagi, no, ng proseso ng pagtatangka ng mga Kastila na tangkain nga, no, na sakupin itong bahagi na ito ng Sulu Archipelago at ngayon din syempre yung pagtatanggol ng ating mga kapatid na Muslim sa kanilang teritoryo sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. So tingnan natin. So let's start with the quote, ano? Civilization is now accustomed to think in images. Okay? Maraming sinasabi itong quote na to tungkol sa ating lipunan kasi sa panahon ngayon, no, very visual na tayo, no. Marami sa atin ng visual learners kung saan malaking factor sa ating pagkatuto itong ability natin na makita yung ating inaaral. Okay? Mas nagiging madali ito kasi dahil sa pagkakita natin sa mga ito, no, masalo tayong nagkakaroon ng, ano, ng imagination or natitrigger yung ating kaisipan na subukang alamin, no, probably ano kaya yung itsura or ganito kaya yung itsura ng aking inaalam, binabasa or iniisip. Okay, let's start with topic 1, ano, visual sources in the study of history. Now, beyond the usual documents, ano, napakalaking halaga ng mga visual materials sa pag-aaral ng kasaysayan. Okay? Liban sa pagiging art pieces nila, no, maawi silang kapulutan ng mga sumusunod. Number 1, worldview. Okay?
pananaw sa mundo, no, nung artist at nung mismong sining. Pangalawa, way of life, 'di ba? Kung paano sila namuhay noon or paano sila nag-exist during that time, ano, magre-reflect ito sa mga painting, no, sa mga lumang larawan. Gayun din, ano, culture, 'di ba? Maaari natin gamitin ng mga material na ito to explain ano yung mga norms ng panahon nila. And lastly, no, sila ay pieces of evidence ng isang bahagi ng nakaraan. So, lo and behold, no, sila ay may tagline na truth value, no, regardless of what kind of material it is. Kasi gustuhin man natin yung art o hindi, ano, nandyan siya, no, at siya ay nalikha sa isang panahon na hindi natin naabutan. Kumbaga, siya ay ebidensya, no, nung panahong nakalipas. So, mayroong truth value. Okay? At syempre, trabaho natin na alamin ano yung mga truth values na yon. Now, in reading and understanding visual sources, ano, marami tayong pwedeng pagpilian. Okay? Ilan sa mga ito, kagaya ng photographs, paintings, no, cartoons, mga video, documentaries, no, mga footages, sketches, posters, advertisements, paintings, and sculptures. Okay? So, sobrang dami natin pwedeng maging choices sa pag-aaral natin ng kasaysayan. On a visual way. And of course, sa paggamit natin ng mga ito, no, napakahalaga ng role ng historian. Ano? Kasi marami siyang pwedeng paggamitan ng visual material. Okay? Pwede siyang historical source dahil, una, it allows the historian to find a context. No? Pag sinabi natin context, nagkakaroon tayo ng chance, no, na alamin ano yung nangyayari ng panahon na yun. Halimbawa, okay, ano yung available na painting or available na painting materials. Pwede nating ugatin, ano, bakit yun lang yung available materials, bakit hindi pwede to, bakit walang ganitong kulay, and so on. Next, gaya ng aking nasabi, it's a piece of the past, no? Pag nakakahanap ang mga historian ng mga lumang sketches, no? Isa sa mga unang pwedeng pumasok sa isip nila, okay? Totoo kayang nag-exist tong tao na to? Okay? May model kaya na ganito? Or ano yung intention ng artist sa paglikha ng sketch na to? Okay? Furthermore, it reinforces evidences, okay? Ito ay nagpapatunay, no, sa mga widely held na nakaalaman tungkol sa nakaraan. Okay, halimbawa, no, sinasabi na ang mga painting ay pangmayaman lang, no? And then inobserve natin yung mga lumang painting, tama nga naman, mostly na mga portraits, no, yung mga painting na portrait, mga mayamang tao yung nakapaint. So mapapaisip ka, no, bakit nga mayaman lang yung may access sa painting. Okay? Pero hindi ito basta-basta ginagamit, ano, itong visual materials. Kasi kahit na medyo mukhang madali sa umpisa, ano, kailangan well-equipped pa din, no, yung sino man yung nagbabalak na na i-interpret itong mga sources na to. Okay. Ngayon, nandito na tayo sa part kung saan bibigyan ko kayo ng basic guides kung paano gamitin ang mga materials na ito. Okay? So, first one, no, on the question of subject. So, alamin natin kung ano yung nandoon, 'di ba? Sino yung nandoon at bakit yun nandoon, 'di ba? Ano yung laman ng art material? Hayagan ba ito, no? Concealed ba? Ibig sabihin may malalim pang meaning? Nakadepende. Okay? Doon sa ating pag-assess doon sa material. Next, on the question of facts. Yan. So, sa pagtatanong natin sa umpisa, no, yung question of subject, no, pwede na nating isunod itanong, ano, is the content a piece of fact? Yun bang nakita kong material, no, drawing, painting, sketch, no, yun ba mismo ay nagsasabi ng fact? Or kailangan pa tong i-interpret? Or yun na yun mismo, 'di ba? Halimbawa, pag lumang photograph, definitely, no, lumang photograph, okay, piece of fact na 'yan. Okay? Ito ay photograph nung time na yun. Ibig sabihin, yan yung na-capture na picture ng photographer during that particular time. However, if the material is a painting, no, there's much more room to interpretation kasi unang-una sa lahat, ano, art is fluid. No? Yung art,
hindi siya basta-basta ini-interpret, no? Yung art kasi dapat tinitignan mo lahat ng possible existing explanations muna ng artist bago tayo magbigay ng ating sariling interpretation. Kasi bagaman valid lahat ng interpretation sa isang art, no, hindi rin din natin masasabi na yun yung intention ng artist. Kasi baka nga naman magkaiba kayo ng interpretasyon. Next, on the question of intended observers or audience. Ayan. So, syempre, questionin din natin, ano, para kanino siya ginawa? Okay? Aim ba nung artist na, ano, na makita yung, ano, makita yung... what do you mean? What do you call this? Aim ba nung artist na makita yung makita ito ng isang particular na grupo ng tao, 'di ba? Or exclusive ba siya, no, sa isang set ng audience? Kung gayon, no, doon na natin pwedeng ulit balikan yung subject. Kaya siguro ganito yung pinaint niya. Okay? Halimbawa, si Juan Luna, no, para kanino kaya yung mga paintings na dinowing niya, 'di ba? Ano yung intention, no, for creating such paintings, 'di ba? Ano yung nasa isip niya? Okay. Next, on the question of purpose. Why was the material created? Or produced, no? Who is the artist or photographer? Okay, and what was the intention? No, so magkadugtong sila nung question ng intended observer or audience, ano? Kasi pwede natin din na alamin or tuntunin, ano, sino yung dapat magko-consume ng material, no? And for what purpose? Halimbawa, nakakita tayo ng mga picture ng mga tinorture na Filipino soldiers ng Filipino-American War, no? So captured siya ng Amerikano. So ang question ay, para saan? Bakit kailangan pitchuan yung mga bangkay or bakit kailangan pitchuan yung katawan ng mga biktima, 'di ba? Next, on the question of context. So syempre, kailangan na nating alamin yung time, yung space, yung practices, no, nung panahon na 'yon, no? Ang dami nating pwedeng mapulot sa aspect na 'yan kasi pag inisa-isa mo yung detalye ng picture, makita mo ano yung suot nila dati, ano yung itsura ng lugar na ito dati, ano yung style of poses nila, 'di ba? Ano yung technology na meron sila, okay? And in terms of value, 'di ba? How important are those visual sources to help us understand the time that we're trying to study, 'di ba? You want to know, no, the time of or the period in the Philippines where camera was first introduced, okay? Kunwari film historian ka, no, or photography historian, ang gusto mong malaman ay ano kaya yung level ng technology nila noon. Then balikan mo yung pictures. Tingnan mo kung anong nandoon in terms of quality, no, yung pixels, 'di ba? Ano pa, ano, yung ibang documents na nagsasabi nung tungkol do sa mga material na yun. So ang dami mong pwedeng maging sources. Okay? And of course, mayroon pang ilang factors na hindi natin nailagay dito. But definitely, case-to-case basis kasi yung pag-a-analyze ng visual sources. Okay? So, wala tayong uniform, no, na way. Now, let us try to distinguish each of the visual sources from one another. For example, number one, photograph. A photograph, no, captures, no, a minute part of reality in an exact yet still form. So kumbaga sa pagkuha mo ng picture, no, para ka nag-screenshot ng isang live stream. Yun yung nangyayari at the moment and yun ay ebidensya ng particular na moment na yun. So yun po ang photograph. Okay? So syempre, photographs are considered objective reproduction of reality. Meaning kahit ano pang interpretation mo sa picture, kung ano yung na-capture ng picture, yun yung objective truth sa likod nun. Okay? Eh sir, paano kapag ano, parang
part of an event or piece of an event lang yung, syempre, yung laman ng picture, hindi naman po na-capturean lahat, diba? Well, doon na nakasalalay yun sa availability, no, ng ibang materials that would help us complement, no, what you're trying to say about the photograph. But without any confirmation na yun talaga yun, no, okay, we cannot really say na kung yung ating interpretation ng picture ay ganap na. Next, painting. Ang painting naman po, no, ay imitation ng reality. Or pwede rin hindi kasi may mga abstract painting, diba? Or di kaya may mga painting na reimagined, no? Realistic yung style, pero yung characters involved ay hindi naman talaga part noon, no? So, it is a creative imitation or representation of reality based on the perception of its artist. Yan. So, to cut it short, ang painting ay manifestation ng view, no, or perspective ng isang artist. So, mas mahirap, no, yung pag-extract ng kasaysayan sa painting unless the painting itself has been explained carefully by the artist, diba? Kasi kung walang iniwan na ganun yung artist, talagang may iwan lang tayo kaka-interpret or kaka-assume kung ano ba yung gusto ng artist, no, for this painting. Okay? Next, caricature, no, or yung mga political cartoons. Okay, so ito naman, no, they are opinions about a reality. So they represent a part of a reality in a seemingly exaggerated form. Okay, so syempre hindi sila realistic, no, approach, yung approach nila in terms of visuals. However, yung purpose nun kasi ano, may goal sila, no, to be sarcastic or to be funny. So pag caricature talagang medyo may exaggeration at may overemphasis sa ilang aspects. Okay? So, similar to paintings, they are quite creative. However, caricatures are more opinionated than paintings. Okay? We can say that paintings could just be mere expressions or could just be mere expressions of the artist. Gusto niya lang ipaint ito at this particular point, no? Pero yung caricature kasi with label and everything, no? So talagang direct yung message niya. Okay? And lastly, video documentary. So syempre ito naman ay moving picture, no? Kaya nga ang tawag sa mga pelikula noon ay motion picture kasi ano sila, no? Slideshows lang po sila. Okay? Pero syempre ngayon meron na tayong technology ng video taking, ano, na frame by frame na parang ganun din naman yung sense. They are audiovisual materials, ano, that they effectively represent, you know, historical past. Okay? So pag video documentary, ang kagandahan dito, no, mas mataas yung accuracy niya kasi hindi lang siya visual material, hindi lang din siya audio material. Meron na kasing ano, meron na kasing intervention dito, no, ng experts na sala na yung ilalagay sa video documentary. So in a way, it is more telling of a particular time, no? Plus the interpretation and the explanation of it. Okay? So, if you're going to use a video documentary, okay, much less burden to you as a researcher. Just in case you find the need to use it as your source. Okay. Now, let's examine two specific types of these visual sources, you know? Well, actually three. Okay? Pero we will begin with political cartoons. Okay, a political cartoon is an illustration that translates editorial themes into satirical, sarcastic, or burlesque connotations with a typical view of arousing the attention of authorities and institutions. So, political cartoons are way, way different, no? Because they tend to be very editorial, no? Pag sinabi natin editorial, very opinionated siya. Okay? And at the same time, while it could be artistic as possible, political cartoons are more political than being artistic. Ano? Kasi ang aim dito ng cartoonist, no, is to represent or depict the collective opinion of an organ or a single opinion of an editorial writer. Okay? And syempre, ang primary subject ng political cartoons ay none other than politics. And of course, lastly, class, no, political cartoons do not really aim to entertain people. They aim to agitate, to make you realize something. So definitely, they are made to be uncomfortable.
These cartoons reveal the popular perception of societies concerning events that confronted societies. The richness of these cartoons reflect, no, in turn, the vibrance of freedom of the press and of expression that societies enjoy. Class back then, no, during the Spanish period, the press was really, really restricted. Okay? Ang daming bawal ibalita. Okay? Especially the negative ones. Because these news, no, reach Spain. And alam naman natin na definitely sana nasabi ko din ito, no, na despite the laws that the monarchy passes, no, for the Philippines, no, marami mga local officials sa Pilipinas, no, na hindi sumusunod dito and hindi sila masyadong naparurusahan or wala masyadong consequences yung hindi nila pagsunod dito because of the distance of Spain and the Philippines, no. So definitely factor talaga yung layo, okay? Para hindi sila masyadong mabantayan. And at the same time, ayaw nila na may malayang press sa Pilipinas kasi that would expose all of the ills of the colony. That might somehow alarm, no, the authorities in Spain. Okay? Pero pagdating ng American period, okay, mas lumaya yung Philippine press in a lot of ways, 'di ba? Inintroduce nila yung liberal free press kung saan, you know, cartoonists, no, mga satirists, no, writers, they can just freely express their hatred towards the Americans or any other personnels without the fear of hiding their names or identities. Okay? And in turn, of course, the Americans also possess or practice free speech. Kung saan, part din tayo nung kanilang propaganda, no, sa kanilang press. Okay? Kasama na nga dyan yung existence ng mga ganitong cartoons, ano, like what you're seeing right now, ano? This cartoon represents the arrival of the Americans to the Philippines. Okay? So, may magsasaka, no? Tapos bigla may malaking boots na. And yung boots, no, iconography siya ni Uncle Sam. Kasi kita nyo naman yung style ng pants. Okay? Tapos meron doon, no, placard. Notice the US, blah, blah, blah. Now, these cartoons were explored in a specific book, ano, called Philippine Cartoons, which was published in 1985. It's a political caricature of the American era, 1901 to 1941, by American author Alfred McCoy and Filipino journalist Alfredo Roses. Okay, so, tingnan natin anong laman ng book. So, the book actually considered, no, cartoons as artistic propaganda. Okay? Political cartoons played a huge role in the American colonization of the Philippines. Prior to the American arrival, no, many American journalists were actually so eager to actually present the Philippines or portray the Philippines in a very negative light, no? Kagaya ng cartoon na to na nakikita nyo ngayon, ano, si Uncle Sam, he was trying to chase this Filipino, no, represented by an Aita, no, carrying a gun. So parang twisted yung idea, no, na itong mga nakikibaka, no, for Philippine independence na ayaw sa Amerika ay mga Ita, no. Okay, so doon nagmamanifest yung pagka-racist ng mga Amerikano, ano, na by just simply knowing the fact na may Ita sa Pilipinas, okay, they're trying to portray every one of us as Itas, okay, or they're trying to portray everyone as being tribal. Okay, so hindi lang yung mga Ita yung inatake nila, inatake din nila yung mga Pilipino. Now, the book actually tackles all of these cartoons, ano, but with emphasis on Filipino drawn cartoons. Kasi nga naman, American cartoons were obviously negative towards the Philippines. And so, Filipino authors had to fight back, ano. Local newspapers and magazines at the time had to publish or counter those cartoons by also making cartoons, ano, about their American counterparts. Okay? Kung kaya the book actually captures, no, that very interesting war, no, via political cartoons, no, between Filipinos and Americans.
The political cartoons in this book cover the era when the American colonizers first introduced a free press. Okay, quote and quote. Bakit po siya free press? Kung saan yung style ng press freedom na yon, no, ay may involvement na yung mga capitalists, no. So definitely, kung ano yung gustong maging dominant na narrative, yun yung paaandawin ng American machinery of media. So definitely, kahit free press siya at malayang lumaban pabalik yung mga Pilipino, syempre, mas malaki yung platform ng mga Amerikano. So definitely, it's not really free because they can just destroy you at any time. Now, the American era was also the time when artists went through financially lean years. And fortunately, graphic artwork in the press put a bit more rice on their plates. The cartoons were the artist's response to the times. Yan. Okay? Aside from the fact na kailangan nila ito for their work kasi mataas yung demand para sa mga cartoonists during this time. Ano? Kasi gabi, nag-boom ang press nito. Dumami yung dyaryo, yung magazines, yung mga publisher. No, even the advertisements, they were created by cartoonists, ano, yung mga visual artists. Okay? Na sa kung panahon natin ngayon, punong-puno tayo ng mga graphic designer na gumagawa ng mga tarpaulin, billboard at ng mga commercials. Back then, class, it was all manual. Okay? Aside from the existence of printing press, no, wala na pong ibang means to reproduce a lot of artworks. Kung kaya talagang naging napaka lucrative job ng pagiging cartoonist during that time. Okay? And syempre, of course, the Filipinos have also their agenda, no, to show to the Americans na, "Hoy, hindi kami papayag na basta-basta ganun yun na lang kami iportray." Okay? Because we can also speak our minds and we can also tell, no, others what you're actually doing to us. Now, the authors of the book are Alfred McCoy. He is an American historian. He earned his PhD in history and Philippine studies in Yale University, one of the best universities in America and in the world, no, na nakafocus sa Southeast Asia, no. And sa kasaysayan ni McCoy, he has been a familiar name among Filipino historians kasi nakailang publish na siya ng mga aklat na ang subject ay Pilipinas. Okay? Then you have Alfredo Roses, one of the prominent Filipino journalists of his time. He's also an artist, no, who is responsible for many government logos. Yeah. Now, let's talk about the main points of the book, right? First, the book contains cartoons from various dailies, newspapers, no, that toughly ridiculed the transformation of the country, especially its capital city on certain aspects, diba? Dito napansin ng mga journalists yung mga ano, yung time na to, no, nung American colonization, na sobra yung nagpagbabago sa Maynila when the Americans came. And syempre, madami silang nakitang negative aspects ng transformation na ito, ano, kung kaya ito ay isa sa mga inatake ng mga journalists. Okay? Also, the book also tried to show the negative portrayals of the Philippines by the Americans, you know, from the American point of view. The Americans have consistently represented the rural Filipinos in a very satirical manner. So talagang panlilibak, no? Despite the fact na sakop-sakop na nila tayo, the propaganda continued, okay? And these papers or dailies, no, were also continuously published in the US. And syempre, yung sagot ng mga Filipino publishers dito, syempre kami din, no, yung Filipino press. So yung cartoons ay pinapakalat sa napaka maraming mga Pilipino na maaring makatanggap or makareceive ng dyaryo. So the book tackles a lot of racial and social issues, no, as expressed by Filipino furious authors, 'di ba? Yung mga galit na galit na mga Filipino authors, they raise a lot of issues there. Okay? Naging reflection, no, yung book, no, ng mga cartoon ng public anger ng mga Filipino towards the Americans. And at the same time, the book also tried to cover the dynamics of Philippine politics as represented by the cartoons, no? Kumbaga, gaano ka-complex, no, yung Philippine politics during that time. Okay? Tingnan natin yung cartoons, no? Paano ito nire-represent yung panahon na yun. Okay? Then syempre, namili din yung mga author ng selected cartoons, ano? Kasi binase nila yung cartoon doon sa opinion or commentary
sa isang prevailing issue nung American period, no? So there were set of selected issues, no, na sikat na sikat. And syempre, in-screen ni McCoy and ni Roses yung mga cartoons na to, depende dun sa possible na naging reach nila nung pinublish ito. Okay, so we have samples here, ano? Okay, we have this Equal Work and Equal Salary. Why? Yan yung title. This one is from The Independent, ano? Published in its November 29, 1915 issue. Okay? And dyan sa cartoon na yan, makikita nyo, no, na may teacher and may farmer. Ayan. So Filipino teacher, maestro Filipino. American teacher, maestro Americano. During that time, teachers were called maestro. Okay? Pagbabae, maestra. Okay? So yun yung popular way of calling them way back. So ayan, nakita nyo, no? Kailangan ng Filipino teacher ng ano na paandawin ng isang napakalaking school, yet he is meagerly paid. However, kung American teacher naman yung assigned, 'di ba? Parang small effort pero ang laki ng kinikita niya. Okay? Same with farmer, no? Pag American worker, no, yung employed sa Pilipinas, ang laki ng sahod, 'di ba? Tapos kapag Filipino worker, kahit sobrang hirap at pagod, 'di ba? Ang init pa, okay? Bakit ang late ng sahod niya? So, the cartoon tried to express frustration, no, with the discrimination on Filipino labor. Okay? Then ito naman, ano? Ayan, nakita niyo medyo very vivid nung illustration, ano? Ang title ng cartoon na to ay Tanong na Makahulugan. Okay? Yan, no. It's between Uncle Sam. Okay, si Uncle Sam yung iconography ng ng Americans, ano. So pag nakita niyo na kagad yung mamang yan sa isang editorial cartoon, matik US yung re-represent niya. Pag dragon naman, usually China 'yon. Okay? Then pag Filipino, ayan, no, sa lakot, no, nakabarong, no, then naka-slacks. Yan. So dito, ano, this cartoon represents the colonial relationship of US and PH. So yung mga Filipino satirists, ano, parang pinapakita dito na seryoso si Juan de la Cruz sa pagtatanong kay Uncle Sam ng isang bagay, di ba? Okay, halimbawa, ayan, tingnan niyo yung dialogue nila, no. May Spanish, may Filipino. Yan, no? Sabi ni Juan, ako ba maginoo ay makapagsasalita pa ngayon? O, tapos yung pagka-drawing nila kay Uncle Sam, mukhang hindi niya siniseryoso yung tanong, ano, ang response niya. Bakit ganyan ang iyong tanong? May pumipigil ba ba sa'yo? Okay? O, din ang sagot ni Juan, na itatanong ko pagkat siya'y sinasabing maghigpit na naman daw ngayon. Ayan. So, yung sinasabi niya ditong siya, okay, referring to colonial officials. So, it's like a Filipino asking an American, ano, am I allowed to even say or speak my mind, 'di ba? And by the looks of it, no, American colonial masters do not really take seriously our pleas and requests, no, because they don't really look at us seriously.